Yo guys! Welcome back! Another tutorial ulit tayo. Tanong to ng isa sa mga viewers natin. Hello sa'yo! Busta Junix? I'm not sure kung tama yung pronunciation ko. Is it Busta or Basta? Okay? So, ang sabi niya ay, possible po kaya or kayo makagawa ng tutorial about crystal report na may tatlo or multiple entries from data grid view na naka-display with MySQL database. Yes, no? Possible po? Yan yung gagawin natin dito. Let's start. Here's my Visual Studio 2022. Create a new project. Select nyo lang Windows Forms app. Itong .NET framework. Next, project name. It's up to you. Yung sa akin, multiple DG2C report. Yan na lang. Create. So, here's our form 1. Una, mag-add muna tayo ng 3 data grid views. Toolbox, data grid view, drag and drop. Adjust ko yung size ng form. Hindi kasha. So, di ko nagagandahan guys. Kayo na bahala sa design, okay? Copy-paste ko na lang tong data grid view. Ayan. I have here 3 data grid views na. Add tayo ng isang button para once na pinindot natin yon, lahat ng rows from these 3 data grid views ay maipas natin sa crystal report. Dito na lang natin ilagay sa ibaba. BTN proceed. Pati yung text, gawin nating proceed. Next, so here's my database. I have here a database named DB sample. Meron tayong 3 tables dyan, TBL underscore students, TBL underscore teachers, and TBL users. Yan yung gagamitin natin. Balik tayo sa Visual Studio. Add muna tayo ng DLL file para magamit natin yung mga classes and libraries and whatsoever ng MySQL. Dito sa references, right-click lang, then add reference. Meron na ako dito, so iche-check ko na lang siya. Okay. Oh, in case naman na wala pa kayo ng DLL file, ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo pwedeng ma-download yung DLL file. But here's the website. Ayan. And in case naman na kailangan nyo rin ng installer ng MySQL, add ko na rin sa description yung installer para wala na kayong problema. Okay ba? After that, load na muna natin dito sa data grid view yung laman ng tables from our database. Double-click nyo lang yung form. Ayan. Nandito na tayo sa code view. Let's add the namespace first using mysql.data.client semicolon. Kailangan yung add yan so that we can interact with MySQL. Siya kasi yung nagpo-provide ng classes like MySQL connection, MySQL command, MySQL data adapter, and others na essential for database operations with MySQL in C#. Next, establish na tayo ng connection. Call lang natin yung MySQL connection class. Variable name, con, is equal to new MySQL connection, open and close parenthesis, double quotes, data source, localhost, port, 3306, username, root, password, yung sa akin, admin. If ever na hindi kayo nag-add ng password during installation nyo ng MySQL, leave it blank. Create na tayo ng method. Void getData. Open and close parenthesis. String query, comma. Data grid view, and curly brackets or curly braces. So, itong method na to, ang purpose niya is to execute SQL query and
display the result in a data grid view. Void yung return type since hindi tayo magre-return ng any value. Mag-execute lang tayo. Get data, yung name ng method. String query, yan yung placeholder for the specific select query that fetches the required data. Then, data grid view. Yung data grid view control na, lalagyan natin ng result or ng na-retrieve na data ng query natin from here. Next, sa loob niyan, magka-create na tayo ng command. Create tayo ng command object. MySQL command, CMD, is equal to new MySQL command and yung specified query and connection. Mamaya, lalagyan natin ng query yan. Create naman tayo ng MySQL data adapter. MySQL data adapter, o adapter na lang yung name, is equal to new MySQL data adapter, open and close parenthesis, semicolon. Ito, siya yung bridge between the MySQL command and data table. Gagamitin natin siya to fill the data table later. Okay? Next, we're going to set the select command property of the adapter to the MySQL command. Adapter, call lang natin siya, dot select command is equal to CMD. Semicolon, huwag niyong kakalimutan yan. Okay, once na naset niyo na siya, create naman tayo ng data table. Create tayo ng data table to store the retrieved data. Data table, DT na lang yung name. DT is equal to new data table, open and close parenthesis, semicolon, and fill na natin yung data table with data using the adapter. Ito yung sinasabi ko kani-kanina lang. Adapter.fill, open and close parenthesis, call nyo si variable DT and semicolon. After that, binding na tayo. We're going to bind the data table to the data grid view. Call niya lang yung binding source class. Binding source, of this source na lang yung name, is equal to new binding source, open and close parenthesis, and semicolon. Call niya lang si bsource, dot data source is equal to dt. Tapos, set niyo lang yung data grid view's data source to the binding source. So, this is for displaying the data in the data grid view. Data grid view dot data source is equal to bsource and semicolon. Okay. Last, update. Call niyo lang yung variable adapter, then dot update, open and close parenthesis, call niyo yung variable dt, and semicolon. So, itong line na to, it updates the database with any changes made to the data table. So, kapag nag-modify kayo ng data sa data table, magre-reflect siya sa database. Okay? Paano natin gagamitin yung method na yan? Ganito. Punta tayo rito sa itaas, dito sa loob ng constructor, under ng initialize component method, call nyo yung getData method. Open and close parenthesis, double quotes. Sa loob niyan, lagay nyo yung query nyo. Diba sabi ko kanina, itong string query, yan yung placeholder for your specific select query. For example, dito sa database ko, ang gusto kong iselect ay itong laman ng TBL underscore students. Select all from DB sample, yung name ng database, dot TBL underscore students, yung name ng table. Okay, comma. And next, yung name ng data grid view na gusto nyong paglagyan ng result nitong query nyo. For example, gusto kong ilagay yung result ng query ko rito sa data grid view 1.
That's it? Let's try muna bago tayo mag-proceed. Dapat, pag nirun ko to, magkakaroon ng laman tong Data Grid View 1. Yung laman dapat ng TBL underscore students. Run. Ayan. Ito yung TBL underscore students ko. Santos Juan, De La Paz Jane. So, tama. Let's proceed. Balik lang tayo rito. Call nyo lang ulit yung getData method. GetData, open and close parenthesis, double quotes. Sa loob niyan yung query nyo. Sa akin, select all from name ng database, dbsample dot name ng table, tbl underscore teachers. Then yung name ng data grid view na, paglalagyan natin ng result. So, data grid view 2. Ito yung name. Isa pa para sa third data grid view. Copy na lang natin. Then, select all from dbsample.tbl users naman. Then, yung name ng data grid view, data grid view 3. Okay? Run. Testing muna natin. Ayan, compare ko muna. So, TBL underscore students, ito yung data grid view 1. Santos Juan, De La Paz Jane, tama. Pangalawang data grid view, sa TBL underscore teachers naman, Roses Milagrosa, and so on, tama din. Sa third data grid view naman, TBL users, Mananguwit Makler, tama rin. Okay. Para dun sa mga nakapanood ng ibang C-sharp tutorials ko on how to populate data grid view, kung mapapansin nyo, iba yung method na ginamit ko sa pag-populate ng data grid view compared dun sa ibang tutorials na ginawa ko. Mas madali to for populating multiple data grid views. Di nyo na kailangan ulit-ulitin yung pag-create ng getData method, di ba? Next! Create na tayo ng Crystal Report. Right-click tayo rito sa project, add, new item, under ng reporting, click Crystal Reports. Pangalanan nyo lang. Sa akin, okay na yan. CrystalReport1.rpt. Add. Dito, okay na sa akin to. Pero kung may gusto kayong format ng report nyo, go ahead, click OK. Sa data naman, expand nyo lang tong create new connection. Click ODBC, itong may RDO, and select MySQL. If ever na hindi pa nakaset up yung sa inyo, install nyo lang yung ODBC. Here's mine. Kung wala pa yung sa inyo, add lang kayo. Eto. MySQL ODBC 5.1 driver. Nasa installer na lahat yan. Nasa description box. Next, server, MySQL, root, password, admin. Again, kung wala kayong nilagay na password during installation, leave it blank. Sa database, ilagay nyo lang yung name ng database na gagamitin nyo. Sa akin ay dbsample. Finish. Eto na siya. Eto yung mga tables. TBL underscore students, TBL underscore teachers, and TBL users. Select nyo lang tong three tables. Click Finish. Eto na yung Crystal Report natin. Remove nyo muna yung mga hindi nyo kailangan. Gaya nitong date. Let's put some header first. Right-click. Insert text object. Multiple data grid views report. Ayan. Format ko na rin. Right-click. Format object. Gawin natin siyang bold.
Lakihan ko na lang din ng konti. Next. Sa loob ng details, mag-a-add tayo ng sub-report since tatlong tables yung ilalagay natin. Right-click, insert, sub-report. May magpa-pop up dyan. Add lang kayo ng report name. Uunahin natin yung TBL underscore students. So, TBL students, yan na lang yung ilalagay ko. Click report wizard. Select nyo lang yung TBL underscore students. Since dyan manggagaling yung magiging laman ng sub-report TBL students. Click finish. Okay. Next, add muna tayo ng another details section. Right-click nyo lang dito sa section 3 and click insert section below. Same process lang din sa TBL students. Right-click, insert, sub-report. This time, TBL teachers naman yung pinangalan ko. Click report wizard again and select TBL underscore teachers table. Finish. Then, okay. Add pa tayo ng isa pang detail section para sa users. Yung third table. Right-click, insert section below. Ayan, details C. Move lang natin tong TBL teachers dito sa section B. Para dito sa section C yung TBL users. Okay? Same process lang ulit. Right-click, insert, sub-report. TBL users. Click report wizard and select the TBL users. Finish, then okay. After that, yung details naman ng mga sub-report yung aayusin natin. Double-click nyo lang tong TBL students. Yan yung unahin natin. Ayan. Nasa loob na tayo ng TBL student sub-report. Remove the details na hindi nyo ulit kailangan. Dito sa document outline, expand the database fields. Nandyan yung sinelect nyong table for your sub-report. Ito yung sa akin, TBL underscore students. Expand nyo lang ulit, then select the columns that you want to display. Sa akin, i-add ko na lahat, except sa middle name. Drag and drop. Fast forward ko na. Mag-a-add na rin ako ng border and header. Format ko na siya ng konti. Okay, balik tayo sa main report. Same process lang with the TBL teachers. Double-click itong TBL teachers. Remove unnecessary details. Document outline again. Expand the database fields. Then, drag and drop yung mga fields na gusto nyong i-display. Last name, first name, middle name, and department lang yung gusto kong i-display dito. Tapos, lalagyan ko lang ulit ng header, border, and fo-format ko ng konti. Okay. Balik ulit tayo sa main report. Last, TBL users. Same process lang din dito sa first two. Fast forward ka na ha. Ganun lang din yung gagawin. Okay, done. Pwede nyong i-check dito sa main report preview yung sample output ng report nyo. Ito yung sa akin. Pangit, di ba? Ayusin nyo na lang ah.
So, tapos na tayo sa Crystal Report. Iti-display naman natin siya sa Crystal Report Viewer. Balik tayo sa Form 1. Save nyo muna yung report nyo. Ctrl-S. Dito sa Form 1, add lang tayo ng Crystal Report Viewer. Toolbox. Under ng reporting, drag and drop nyo lang yung Crystal Report Viewer. Dito sa right side. Adjust nyo na lang yung size. Okay. Ang gagawin natin, once na kinlik ko tong proceed button, lahat ng laman nitong 3 data grid views mapapasa rito sa Crystal Report. Double click nyo lang yung proceed button. Add na tayo ng code. Let's add a Crystal Report document object first. Dito sa taas, after ng connection. Report document, call nyo lang yung class na yan. Variable name, report document na lang din, is equal to new report document. Open and close parenthesis, semicolon. Nag-red, it means may kulang. Add nyo lang tong namespace. Para magamit natin yung Crystal Reports libraries, classes, and so on. So, dapat, once na niran natin tong app, wala mo nang laman yung report viewer. Kapag pinindot natin yung button, tsaka lang siya magkakalaman. Let's make it null muna once the page loads. Dito. Call lang natin si Crystal Report Viewer. Ang name niya ay Crystal Report Viewer 1. Yan. Crystal Report Viewer 1 dot report source is equal to null. Semicolon. Sinet muna natin siya ng null once the page loads. Next, yung location or yung path ng report document. Saan ba? Set natin yung path. Report document.load, open and close parenthesis, double quotes, semicolon. Makikita nyo yung path sa properties. Click nyo lang yung Crystal Report and eto, sa properties, full path. Copy nyo yan and paste nyo dito sa loob ng double quotes. All set na. Proceed tayo sa button. Let's retrieve the data table from the first data grid view's binding source. Data table, yung name, data table 1 na lang, is equal to, open and close parenthesis, sa loob niyan, add pa tayo ng another open and close parenthesis. Binding source. Then, call nyo lang si datagridview1.datasource question mark .datasource as datatable. Semicolon. Next, same process sa second datagridview's binding source. Copy and paste na lang. Baguhin nyo lang yung name ng data table variable and nung mismong data grid view. So, data table 2 and data grid view 2. Paste pa tayo ng isa para sa third data grid view. Okay, baguhin lang ulit yung name. So, data table 3 and data grid view 3. Next, we're going to create new data table to combine the data from data tables. So, data table, variable name, combined data table is equal to new data table, open and close parenthesis, semicolon. Then, we're going to merge the data from the first data table into the combined data table. So, call nyo lang yung combined data table variable. The next, merge method,
that merge, open and close parenthesis, semicolon, then sa loob niyan, call nyo lang si variable data table 1. Yan. Kinol lang natin to, then minerge to the combined data table. Same process with the second and third data table. Copy and paste. Palitan nyo lang yung name ng data table. So, data table 2 and data table 3. Tapos, saset lang natin yung combined data table as the data source para dito sa crystal report. So, report document that set data source, open and close parenthesis semicolon, call nyo lang yung variable combined data table. And ito na yung last. Saset na natin yung crystal report viewers report source sa loaded report document natin para ma-display. So, crystal report viewer 1, call nyo lang siya, dot report source is equal to report document, semicolon. Refresh na rin natin siya. Need natin yon para hindi stuck yung data. Okay? Crystal report viewer 1 dot refresh report, open and close parenthesis semicolon, and save. Okay? Actually guys, mag-add din kayo ng try and catch. Hindi na ako nag-add dito kasi baka masyado na kayong mahabaan. So, ayun. Testingin natin. Run. Lakihan ko. Maximize. Click proceed. Ito yung first table. Student ID, last name, first name. And so on. Santos Juan, De La Paz Jane. So, tama. From TBL underscore students siya. Next table, last name, Roses. First name, Milagrosa. So, legit na. From TBL underscore teachers siya. Diba? Last table, or yung third table, last name, Mananguit. First name, Mackler. So, eto yan. Legit din na from TBL users siya. So, okay. Try nating baguhin. Magbago tayo ng details dito sa database. Yung bagong bayan, gawin nating new city. Save, then restart natin. Ayan, o, nag-update din yung crystal report natin or yung crystal report viewer. So, ganun lang guys. Sana nakatulong ulit ako, especially kay Busta Junix. Thank you for your patience. Thank you again guys for watching.